Wish 107.5. Welcome back di Sambil Rap CD. Selamat saja saya pada bagi Aron lebih gaya saat ini. Saya sedang menunggu kata Una. Ini kalau saat ini sampai di bagung Aron na naman na pinigay sa atin ng Panginoon na makapagbigay sa inyo ng mga tips na may kinalaman sa ating kalusugan. May dalawa tayo na dapat malaman sa video na to. Una, ano ang magiging rules ng atay para sa ating kalusugan? Ano ang ginagawa ng atay para sa ating bahagi ng ating katawan? Pangalawa, paano natin malagaan ang ating atay na maging maayos ang kanyang function? Yun ang pinaka-striking sa video na to at sana tapusin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo ng buo. At kung bago kayo sa channel ko at hindi pa kayo dito nag-subscribe, i-consider nyo itong Milraps TV to subscribe. At dahil nagtuturo ako ng mga tips na may kinalaman sa ating kalusugan, at paki-share na rin sa mga kaibigan natin, kakilala natin, pwede ba yun? Ayan guys, gago! Nagiging role ng atay sa ating katawan ay ang atay daw ay yan ang sumasala sa ating dugo para ma-i-transfer, ma-distribute sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Yan ang pinaka-roles ng ginawa ng atay. So, kailangan talaga na magiging maayos ang function ng ating atay para hindi tayo magkaroon ng mga maraming karamdaman pag ang ating atay ay humingi na. Yan ang dapat yun na maintindihan sa video na to. Open organ is perform a variety of essential tasks. So marami siyang mga tasks ranging from producing protein, cholesterol, and bile to storing vitamins, minerals, and even carbohydrates. Yun ang para sa mga karagdagan na impormasyon tungkol dito, marilang po ninyong bisitahin ang www.healthline.com. It also break down toxin like alcohol, medication, and natural byproduct of metabolism. Keeping liver a good shape, important to maintain health. So, ilibin na mga pagkain na maganda sa kainin na para sa health ng ating atay. So, alamin na natin guys kung ano-ano ang mga pagkain na tulong sa ating atay na magiging healthy. Ang coffee increase antioxidant daw maganda sa ating atay dahil binabawasan ang yung pamamaga at binabawasan din na magkaroon ng cancer. At pag ang atay mo ay nabalot na siyang taba, ay yan ang tinatawag na fatty liver. At hindi rin maganda sa atay yan kung mayroong ganyang sitwasyon. Two, tea. Black tea ating atay para yung fatty liver in the liver ay
nasa tamang level lang siya. So yung grapefruits na ang maganda yan guys, yung grapefruits, dahil binabawasan na yung pagkakaroon ng inflammation ang ating atay. Sabi dito daw yung magkaroon ng inflammation and increasing the protective mechanics. So nakakatulong ang grapefruits para magiging healthy ang ating atay at nababawasan yung pagkaroon ng inflammation, yung pamamaga, at paprotektahan din ang ating atay. Guys, sa number 4, blueberries and cranberries. Berries are high antioxidant which help protect the liver from damage. Blueberries and cranberries ay tumutulong daw para magiging maprotektahan ang ating atay na hindi magkaroon ng hindi masira ang ating atay dito sa mga blueberries, cranberries, and guys, kasi mataas ang kanyang antioxidant. At sana nasundan nyo sa mga nabanggit ko sa inyo na mga pagkain na maring makatulong sa atin na magiging healthy ang ating atay. Grapes, para paprotektahan ang ating atay para hindi ito masira. Increase antioxidant level and fight inflammation. So, mga tinutukoy talaga dito guys, yung inflammation. Ano ba yung inflammation? Ang inflammation guys, yung atay mo ay namamaga. Yan ang karamihan dito na tinutukoy dito ay yung mga pagkain na to ay panglaban sa inflammation. Sana yun ang nasundan nyo at naintindihan nyo kahit paano ay nakapagbigay ako sa inyo ng mga tips sa ating tinatatay ngayon. Weekly fear ay tumutulong daw sa ating atay para maiwasan ang pamamaga dahil sa pag protect the liver damage causing by alcohol consumption. Yung pag-inom ng sobrang alak ay hindi rin maganda sa ating atayan. So itong Frankly Fair ay nakatulong para maiwasan na mabawasan na magkaroon ng pamamaga ang ating atay. Yeah, truth helps protect the liver from oxidative damage and inflammation, always increasing its natural detoxification enzymes. Ang berod daw guys ay tumutulong para maprotektahan ang ating atay sa oxidative damage and inflammation, all while increasing its natural detoxification. Kagandahan ng beetroot, cruciferous vegetable. And guys, isa na naman itong uri ng mga gulay prutas na nakatulong sa atin para maging healthy ang ating liver. Vegetable like broccoli and Brussels sprout may help increase the liver. Natural, nabanggit na yan, yung cruciferous vegetable ay yung broccoli and Brussels sprout ay
pinapataas daw ang natural enzymes detoxification sa ating atay para hindi siya masira level of liver enzymes. And guys, yung mga nabanggit dyan na mga gulay gunang ating enzyme sa ating atay para hindi siya masira. Ay, nuts! Eh, maganda rin sa ating atay para kung hindi ka raw mahina ka raw kumain ng nuts ay may posibilidad na magkaroon ka ng pataas na chance na magkaroon ka ng looping disease. Anyways, sa number 10, fatty fish. Social benefits pag kumain ka ng fatty fish, omega 3. So natalaki ko na rin yung omega 3 sa kanyang mga benefits. Kasama na pa rin yung pala yung atay na maganda ang omega 3 para sa ating karsugan sa ating atay. And guys, patunayan daw ang olive oil ay nagpapataas ng liver enzymes para sa ating atay. So yung enzymes kasi guys, na naibanggit ko rin yan sa inyo yung mga nakarang kong vlog, ang enzymes ay yung isang uri ng substansya na tumutulong para sa mga pagkain na mga sa panunaw, yung enzymes makukuha yun sa mga pagkain na sariwa, yung mga ilaw na pagkain na yan, natalakay ko yan, nasagana yan sa enzymes. And dito, your liver is an important organ with many essential functions. Napaka-importante na ang atay sa ating organ na essential function. Recommended na kailangan na maprotektahan ng ating atay. So, natural and healthy way to help keep your liver functioning it best. So itong mga pagkain na to ay nakatulong para magiging maayos ang function ng ating atay. At sa mga nabanggit ko yan, sana may naiintindihan kayo at may natutunan kayo. At huwag sana niyo kalimutan na mag subscribe, like, share and comment. At pakipindot na rin yung bell button para titig kayo sa mga bagong video na i-upload. At hanggang sa muli natin pagkikita, kung magpaalam na sa inyo, and God bless! Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.